Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon. Breaking news! Nakuha na ng pulisya ang resulta ng DNA test sa buhok at mga sample ng dugo na natagpuan sa isang abandonadong sasakyan na nauugnay sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Sinabi ng Philippine National Police or PNP Forensic Group noong Lunes. Kumpirmado ng CIDG na ang nawawalang si Catherine Camilon ang dugo ang babae na nakitang isinasakay sa isang pulang SUV noong October 12. Ito'y matapos mag-match sa DNA sample na binigay ng pamilya ni Camilon sa mga buhok at dugo na nakuha sa pulang SUV. Hair strands and other blood na nakita doon sa sasakyan ay nag-match doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camilon. Yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. There is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang babae na binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Mas bumigat yung kaso na isinampa natin doon sa mga suspects dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Our PNP Forensic Group's chemists are trying to examine para makapag-lift ng fingerprints doon para i-match doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Nauna nang sinabi ng PNP na ang pagtutugma ng mga sample na natagpuan sa abandonadong sasakyan ay ang pamilya ni Camilon na siyang magpapatibay sa kaso laban sa mga kasalukuyang suspect. Matatanda ang natagpuan ng mga otoridad ang posibleng sample ng dugo at hibla ng buhok mula sa isang SUV na inabandona sa Barangay Dumuklay, Batangas City. Naliing ang sasakyan sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Dinala ang sasakyan na pulang SUV sa Batangas Provincial Police Office para sumailalim sa forensic test ayon sa pulisya. Natukoy na rin ang nagmamay-ari ng rehistradong sasakyan. Kamakailan ay may dalawang saksi na lumutang at nagsabing nakita nilang duguan umano si Catherine Camilon habang inililipat siya mula sa kanyang sasakyan patungo sa isa pang sasakyan noong October 12. Sinabi rin ng mga saksi na nakita nila ang isa sa mga persons of interest na nagtutok sa kanila ng barel, personal driver umano ng second person of interest, ang gunman. Sinampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention ang apat na suspect na kinilalang sila Police Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay at dalawang John Doe's. Ayon sa mga otoridad, isang matalik na kaibigan ni Camilon ang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Chinchin at sinabi sa kanya ang umano'y relasyon ng nawawalang beauty queen at isang pulis. Si Police Major Alan De Castro ang iniulat na taong dapat kikitahin ni Camilon sa araw ng kanyang pagkawala na itinanggi naman ng pulis. Ibinigay din umano nito sa kanya ang sasakyang nakita niya nung umalis siya sa kanyang bahay. Samantala, nahaharap sa reklamong carnapping at estafa ang dating may-ari ng sasakyan ni Camilon na gumamit umano ng peking address sa deed of sale ng sasakyan. Ayon sa pulisya, hinala nila na sangkot sa carnapping group ang dating may-ari. Noong October 16, nag-post sa social media ang kapatid ni Catherine Camilon na si Chinchin para humingi ng tulong sa mga netizens para mahanap ang kanyang kapatid. 5 araw pagkatapos ng kanyang post sa social media, idiniklara si Camilon na isang missing person. Base sa CCTV footage na nakuna noong October 12, nakita ang sasakyan ni Camilon na dumaan sa ilang bayan ng Batangas. Sinabi ng pulisya na tila hindi siya nag-iisa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!